Isa na nga siguro sa pinaka-worst game nitong import ng Tira Firma Jeep na si Lester Prosper ay ang makaharap ang kupunan ng Barangay Ginebra. Yan nga ay nang ibinangko sa loob ng dalawang quarter. Alam naman natin na itong si Lester Prosper ay isa sa mga consistent at inaasahang player ng Tira Firma Jeep. Sa anim nga na sunod-sunod na pagkatalo nitong kupunan ng Tira Firma Jeep ay kapansin-pansin din ang naging ambag nitong import ng Tira Firma Jeep na si Lester Prosper na masasabi nating naging dominante sa bawat laro. At sa debut game nga nitong Tira Firma Jeep against Converge ay nakapagtala nga ito ng 43 points. At sa kanilang pangalawang laro kontra sa kupunan ng Magnolia ay nakapag-ambag na naman ito ng 41 points. Habang sa kanila namang ikatlong laro kontra sa kupunan ng Rain or Shine ay nakapagtala lamang ito ng 20 points. At sa kanilang ikaapat na laro kontra sa Meralco Bolts ay naging dominante na naman ito na nakapag-ambag ng 35 points. At sa kanilang ikalima at ikaanim na laro kontra naman sa kupunan ng Blackwater Bossing at ng Bay Dragon area ay nakapagtala lamang ito ng 18 points. Masasabi nating malayo ang naging diferensya ng kanyang naiambag kumpara sa mga naunang laro, but still napakadesente pa rin naman ang kanyang naiambag. Habang sa kanila namang ikapitong laro ngayong Commissioner's Cup kontra sa kupunan ng Barangay Ginebra. At dito na nga niya naitala ang kanyang pinakamababang score sa kanyang basketball career. Sa kanyang dalawang quarter na inilaro ay nakapagtala lamang ito ng 7 points. Yan nga ay nang maibangko sa loob ng dalawang quarter. Sa kanyang pitong laro ay may statistical record nga itong 26 points per game, 14.86 rebound per game, 2.14 assist per game, at sa loob yan ng 39.85 minutes per game. Well mga idol, anong masasabi mo sa kanyang naging performance sa loob ng kanyang pitong laro? At ano ang iyong naging opinion sa kanyang pagkakabangko sa loob ng dalawang quarter? Deserve ba niya ito na hindi paglaruin bilang import sa loob ng dalawang quarter? Bago mo tapusin ang video ito, ikaw ba ay naghahanap ng dekalidad na produkto na gawa sa marble? Abay, isearch mo lang ang store na to na nasa description sa iyong Shopee o Lazada app.